Ba yan? Ako, super nakakalungkot, super nakakasad naman talaga. Ang dami-daming mga mabibigat na mga happenings ngayong nagdaang buwan. Sunod-sunod yung mga sad events. Ay, hindi ko kinikerry yan. Pero this afternoon, mga ka-jeepney, may baon ako mga jokes to cheer you up. Ready na ba kayo? Say ha ha. Oh, di ba? Eto na! Pakinggan nyo mabuti, pinagandaan ko to ha. Anong sabi ng baby potato sa uncle potato niya? Ano daw? Eddie, hello po, tito. Naku, parang wala pa yon. Isa pa, isa pa. Sunod, oo. Anong English ng balon? Eddie, well. Ano naman ang English ng malalim na balon? Ano raw? Eddie, very well. Last. May isa pa to, syempre. Ano naman ang sabi ng mother donut sa baby donut nang makita niya itong umaakit ng puno? Naku, anak! Delikado dyan! Masyadong mataas yan! Baba yan! Naku, parang hindi nyo bet. Parang hindi tayo pwede sa mga ganon. Kaya nga, kung hindi kayo na-happy sa mga jokes ko, okay, fine. Tatawag na lang ako ng rest back. Ito, tunay. Tunay na komedyante siya. At ito, siya ay mahal na mahal nating lahat. Tawagin natin, hello, Kuya Jason! Yeah! Kuya Jason Gaenza, yes. Mabat ganon. Wala pang joke, ang lakas. Hindi ko rin alam. Minsan na-offend din ako. Oo. Maraming okay, salamat. Okay. Welcome. May baon ka bang joke? Okay. Gato din sa'yo? Mm-mm. Meron din. Ayan, sige. Okay, yeah, gusto ka malinigyan. Knock-knock. Who's there? Gary Vee, who? 8,000-7,000 Gary Vee delivery. Yes! In fairness! Nakakaaliw yun, Kuya Jay, ha? Grabe, parang looking forward pa ako na magpaturo sa'yo ng mga iba pang mga jokes. At syempre, makisaya at makitawa, kasama kami. Dito lang sa inyong paboritong Sunday afternoon ng tambayan, ang Showbiz Pamor! Yeah! Guys, i-welcome po natin the one and only Asian songbird sa Showbiz Pamor, Jean Velasquez, ang dancing with Jean! Oh my God! Si Senyoro! Kaya nakikita natin, di ba, ilan na yung mga artist ang na-interview natin, nakanalaman natin yung mga behind the scenes na mga chikahan. Parang may ubos mo, eh, no? Mm-hmm. Satisfy mo yung taste buds mo. Ah! Magulong! Lili pa! Mga balitang nag-iinit, mga showbiz news na hit na hit, papasada na dito lang sa Chika 30. Sa kabila ng lahat ng kontrobersiya, bagong kasal na sina Sara Geronimo at Mateo Grichelli, balik na ba wearing their wedding ring? Talaga namang love conquers all! James Reid, ibinibenta na nga ba ang bahay na tinirhan nila dati ng ex-girlfriend na sina Dean Lustre? Wala na ba talagang chance, guys? ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak umani ng papuri after the Senate hearing for the ABS-CBN franchise renewal. Tas kamay ng mga solid Carlo natin dyan! Hanggang sa susunod na mabilisang bagsak ng showbiz balita, dito lang sa Chika 30! Nagbabalik na nga po ang Showbiz for More. Makakasama na natin ang isa sa mga premiadong Pinoy comedians na ngayon. Ang walang kupas, ang kagwapuhan at katatawanan. I-welcome natin dito sa programa, Jason Gaenza! Yes! Magandang hapon sa'yo, Kuya Jason. And it's nice to see you po dito sa Showbiz for More. Gaya nga nang sabi ko, excited ako at ang mga ka-jitney natin na malaman ang mga pinaka-hindi malilimutang journey sa iyong showbiz career. Pero, bago natin simulan ang ating patrowback this afternoon, meron muna tayong pa-icebreaker. Ready ka ba? Ready! Tatawagin natin itong
Would you rather? I'd rather. Wow! Eto na, simulan natin. Jason Gainza, live without internet or live without aircon? Would you rather? Live without internet. Wow. Paano yung internet? Internet. Antaray. Oo, silent. Internet. Oh, wow, bongga. Internet. Natututo din talaga ako, no? In fairness naman talaga. Late ng 10 minutes o maaga ng 20 minutes, would you rather? Maaga ng 20 minutes. Bakit? Eh, napaaga ka eh. walang tanong. Wala, wala. Napaaga ka. Hindi, mas maganda yung maghintay ka kasi nakakapag-copy ka pa, nakakapag-refresh ka pa. Ganun. Hindi ka nga rag. Oo. Susunod, makalipad o maging invisible, would you rather? Maging invisible. Bakit? Yung nakakalipad, medyo bumabagsak eh. Invisible, untog ka lang. Pero marami kang nakikita. Oo naman. Hindi ka hindi nakikita. Nila nakikita. Hindi naman talaga. Never lose your phone or never lose your keys. Would you rather? Never lose your keys. Why? Because keys is the key to the door. Hindi success. Door. Unlimited international ticket or unlimited free food. Would you rather? Unlimited free tickets international. Why? Because, you know, I'm a traveler. Oh, wow. I want to travel like Fiji, Caribbean. Wow. You know, that place. Super posh, ha? Yeah. Talagang Caribbean, ha? Caribbean. Parang Hawaii, Maui, Fiji. Caribbean. Zimbabwe. Oh, taray. Parang bijoke. Collision like that. Oh, yes. Walang internet ng 1 month o walang ligo ng 1 month. Would you rather? Walang internet ng 1 month? Ang hirap nung wala kang ligo ng ano. Mawala lahat ng pera o mawala lahat ng pictures. Would you rather? Mawala lahat ng pictures. Kasi may save naman ako sa external drive. Wow! Hindi ba sa USB? External. Oh my God. E-passport. I think I want to be friend with you. Yeah, yeah. I should? Yeah, you should. Okay. Rather all. Be a UFC fighter or NBA player, would you rather? Be a UFC fighter. Why? Because I want Baron Geisler. Hindi siya ano, UFC ano fighter. Ba? Oh, oh. Gusto ko lumaan. Fighter lang siya. No, Baron. Hamunin! Baron! Mr. Ernie Baron. Iba. Hindi, and in fairness, congrats kay Baron ha. May baby na siya ngayon. I'm sure very, very happy bilang daddy. Be a comedian or matinee idol, would you rather? Wow. Very hard question. Wow. Can I think first? Yeah. Sure. Be a comedian. May pag-ganun ka pa kaya, parang napaano ko na, tinatanong pa ba yan? Ah, diba parang ganun? Oo. Ay, isa ko suspense. Be Tito Boy or Binoy, would you rather? Be Tito Boy. Kasi I'm very comfortable with Tito Boy. Hindi ka natakot noon na talaga nung pinapagawa sa'yo Tito Boy? Kasi siya pa respetado, diba? King of talk, ganyan. Kinakusap mo ba siya nung una? Hindi pa, pero nung nakasalubong ko siya, yun, medyo okay na naman. Sinampal niya na ako ng tatlo, tapos sabi niya, okay na. Pwede na yan. Pwede na yan. At least may marker na. No. Hindi, mabait naman siya. Sabi niya, oy, ang OA ng ulo mo. Sabi ko, wala na po tayong magagawa sa ulo ko. Ganun na po talaga yung hulma. Medyo ito paliitin ko kasi daw ang laki. Sabi ko, sadya na pong ganun yung ulo ko. In fairness, at least may bas-bas, diba? Be Ryan Bang or Jobert Austria, would you rather? Be Jovit Baldovino. Ano ba, hindi kasama sa pinagpunan? Wala sa choice. Sorry, kala ko kasi. Be... Medyo mahirapan ako kay Ryan Bang. Be Jobert Austria. Be Jobert Austria, a.k.a. Kuya Julius. Julius. In all fairness, gagawin ang lahat, di ba? In fairness, masarap kasama yan si Kuya Jobert ng bonggang-bongga. Salamat, Kuya Jason. And this time, eto na ang oras para magbalik na naw tayo sa ilang mga memorable shows mo sa Kapamilya Network. Tapos, titingnan natin kung maaalala mo pa at saan galing ang mga photo na ipapakita namin sa iyo. Handa ka na ba para mag-trip down memory lane dito lang sa ating throwback kahit hindi Thursday? Let's start with our first photo. Eto na. TV Patrol. Ano yung TV Patrol? PBB, siyempre. Nakakatawa. Bata ko pa dyan, ha? 2005. Pumuhok, ito ako talaga sa say. Maralim, iniisip ko dyan. Ito pag-usapan natin. Sige. Pinoy Big Brother 2005, oo. Ano ang buhay ng isang Jason Gainza bago siya naging isang official na housemate sa bahay ni Kuya? Ano ako dun, before kasi sa hotel ako nagkatrabaho, T-boy, taga-timpla ng cha, tapos ang kape, tapos nagsaserve sa mga kliyente. Tapos nag-audition naman ako ng PBB. Tapos yung nag-audition ako ng PBB,
hindi pa ako maniwala kasi lagi silang tatawagan. Sabi ko, parang hindi naman totoo yun. Pag, alam ko na pagtatawagan kasi before nag-apply na rin ako sa mga ibang bansa. Pag sinabing tatawagan, di tuloy. Cancel. Pero ito naman, nagdire-diretso yun. Tapos yun, nakapasok ako ng PBB. Balikan natin ng konti mula dun sa pag-audition, sa pagpila. Ano yung mga ginawa mo na sa palagay mo ay nakitaan nila ng potensyal na isa ka dun sa... Kasi kauna-una ang season ito eh. Ano sa palagay mo yung nakakuha ng atensyon nila na isasama ka dun sa official housemates? Noong una kasi hindi pa ako nag-expect na makakasama ako. Tapos yun nga. Nung nag-interview ako ng pang-third interview sa akin, natuwa si Direk Loren tsaka Tita LT. Eh, behind camera, hindi ko naman sila nakikita live sa TV. At natawa lang sila sa punto ko, tapos natural lang ako sumagot. Tapos after nun, yun sabi sa akin, tatawagan ka. Tapos sabi ko sa sisa sa PBB na, kung tatawagan na rin, sabi ko wala na akong pera pang luwas-luwas, sabi ko. Nakakatawa naman, binigyan ako ni Sir Von, si Shibon, yan, kumpare ko na, ng pera. Sabi niya, ito 300. Sabi ko, hindi naman po ako lang hingi ng pera. May tiwala ako sa iyo, makakapasok ko sa PBB. Wow. Yun, pamula nun, tinandaan ko siya. Kaya paglabas ko ng PBB, yun, naging barkada ko na. Tapos, talagang naging kaibigan, naging kumpare. Tapos sabi niya sa akin na, may tiwala ako sa iyo, makakapasok ka. Biruin mo, dun sa point na yun, naniwala din ako sa rigba, makakapasok nga ako. Pero kasi siya naniwala sa akin, siyempre maniniwala na rin ako. Totoo yan. Gusto ko lang malaman, no? Kasi siyempre, first ever season, Kuya Jason. Tapos, ang eksena, hindi pa naman tayo aware lahat what is Pinoy Big Brother, di ba? Ang giging aware ka kung nakakapanood ka ng mga seasons bansa, sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, parang ang daming nagulat na ganun ang konsepto, ganyan. Paano mo ito nalaman? Through TV lang o instinct lang na, ay, gusto kong mag-try mag-audition dito. True TV, nakita ko kasi nag-alaga ako ng bata sa panganay ko. Kasi ang pasok ko pa naman, alas dos pa ng hapon. Gusto mo ba maging bida ng 100,000 araw? Tapos gusto mo bang manalo ng 1,000,000 piso? Sabi ko, ba't ko kaya tawagan? Di tinawagan ko. Tinawagan ko ngayon, sabi sa akin, tatawagan daw ako uli. Tapos yun, dire-diretso na yung... Hanggang sa pila na. Makapila na kami. Tapos... matanggap nang ako dito sa at PBB. At maging official housemate. Saan ka pinakanahirapan during your audition first... talaga, sa audition. Kasi minsan, alas 5 pa lang, alis na kami ng Batangas, tapos bago mag-alas 7, nakapila na kami sa EBS. Tapos habang nakapila kami, pang 4,000 nun yung 4,000 plus yung number ko. Matatamagan pa ako alas 4 ng hapon. Ganong katagal yung pila namin talaga. Sobrang tagal. Tapos tatanungin lang ako ng mga 3 sentence, tapos uuwi na. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos babalik naman daw ulit, tatawagan daw ulit. Tapos yun. Nagtuloy-tuloy na. Jason, pumasok pa sa content. Gagawa ka ng isang aerobics exercise routine. At huwag mong ipaalam sa kanila na inutos ko ito sa'yo. Eh, baka yun sila magsunodan. Yun na nga ang iyong assignment, Jason. Ano sasabihin ko kaya sa mga to? Pwedeng tama mag-aerobics. Mag-form lang tayo. Sabay-sabay tayo. Sige. Super effort si Jason sa pagkumbinsi sa mga housemates niya na samahan siya sa pag-aerobics. Ready? Kaya naman pinagbigyan siya ng mga ka-housemates niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang hindi yata nakakatulog sa tawa namin yung pinagagawa ko. Wala yun sa aerobics. Parang matanggal ang homesick ko. Ano naman kayo? Siyempre, hindi nyo dati, lalo na first season, wala naman kayong ideya na paglabas talaga, di ba? Na parang ganun pala ka-intense. Wala eh, gusto ko lang talaga yung pera. Yun lang. Hindi naman ako sa mukhang pera, pero pera talaga yung habol ko. Parang ganun na nga talaga, yun, no? Oo, bakit hindi naman din talaga? Eh, nung nasa loob na, hindi ka ba nagkaroon ng thinking na ayoko na, nakakapagod ang hirap? Meron, nung pang patatlong buwan. Talagang, kasi may dalawa na akong anak noon eh. Kaya na ako, kumbaga na-homesick na rin. Na-miss mo na rin sila sa labas. Buti na lang, may kaibigan ako si Francine. Yes. Kumbaga, yun, kwentuhan kami. Kumbaga, nalilibang-libang din ako. Tapos yung iba, nagiging kaibigan ko rin. Sina Uma, sina Cass. Next photo tayo. Tingnan natin. Sa feeling mo. Wow, o diba? Ang galing mo doon, ha? Uh-oh. Bago lumabas, nakuha mo. Nako. Oh, in fairness, first teleserye na ginawa sa ABS-CBN paglabas ng bahay ni Kuya, reaksyon na at nung nalaman mo na magiging sidekick ka ni Papa P. Kinakabahan ako siyempre kasi hindi pa naman ako marunong umarte kasi kalalabas ko lang ng PBB. Tapos nakakatawa pa nito, yung nanay ko.
Kasi nga, kunyari, pagkalabas ko ng PBB, punta kami ng Sinulog. Sunod naman, Panagbenga Festival, Mascara Festival. Tapos mag-aasap, tapos magwawawi. Ay, napapagod ako nun. Hindi mo na ako sanay ng ganun. Tapos ayaw ko magre-rehearse ng sayaw. Nung high school nga ako, hindi ako nagre-rehearse ng sayaw, tsaka ng CAT. Sabi ko, Mami! Sabi ko gaya sa Mami. Ako hindi napapasok sa trabaho. Lagi namang purpuyat din. Sabi ko ganyan. Ikay, mag-artista. Wala sa pamilya natin ng artista. Sabi ko, kung gusto nyo, di kayo na lang. Hindi nagalit sa akin. Yun, tapos may naging kaibigan naman ako. Sina John Pratt, sina Sanjo. Kung na-enjoy ko na rin yung company ng showbiz. Pero talagang ayaw ko talaga nun. Kasi ngayon, ayaw ko ng puyat, ayaw ko ng ano. Gusto ko sa bahay lang. Tapos iniisip ko pa nun, pag nanalo ko ng PBB, gusto ko yung pera ko. Bili lang akong jeep. Kunyari, babiyahe na lang ako. Kumbaga, ako yung amo ng sarili ko. Kumbaga, hawak ko yung oras. Tapos, hindi ko rin iniisip yung mga opportunity na darating na ganyan. Kaya ayoko rin mag-memorize ng lines, ng mga script, ayoko rin talaga. Super simple lang talaga ang gusto, oo, diba? Sure, pero paglabas, nakita mo na grabe na yung mga dumo, grabe na yung ganyan, oo. Meron, tingnan mo, rumenta nga ako ng 5 na Marshalls eh. Kasi sobrang dami na, oo, sobra. 5 na Marshalls, pang sarili lang talaga. Oo, rental, mga per hour. Anong sabi ng mga dati mo mga katrabaho? Pero hindi, natutuwa naman ako kasi proud din sila para sa naging ano ko. Yung nakuha ko ng kumbaga, success dito sa showbiz. Kumbaga, pag may, nagpapapunta na lang ako sa bahay, magkikita-kita kami, ganyan. Mga kamag-anak ko. Tapos, ang maganda pa nito, yung mga hindi mo pinsan, naging pinsan mo. Sabi ko, kilala ko ba to? Pinsan mo ako. Ha? Naging barkada, agad, naging kapamilya agad. No? First scene with Piolo Pascual. Kamusta? Kinakabahan ako dyan. Sobra kinakabahan. Para yung... Hindi ko na-memory. Ilang take din ako dyan. Ito pa si Pidyong ano. Lalo kang ipipressure pa. Ano ba naman yan? Gaganon-ganon pa yan. Galingan mo naman. Kaya ka nga artist eh. Yung ganon-ganon siyang ano eh. Sarap. Pero, masarap siyang kasama. Nasanay ka na din. Nasanay na lang ako. Masarap. Nakaka-pressure siyang kasama. Hindi ko na sinabi. Ginigol nangyari sa amin ni Catherine. Baka masaktan lang siya eh. Nalaman ko lang na baka sakaling buhay si Jennifer. Para nakalimutan ko na agad si Nicole. Eh, ganun nga talaga. Kailangan mo muna talaga makasiguro. Nasakta ko na si Catherine sa pagkakaalis si Jennifer. Ayoko na masaktan pa si Nicole. Hoy, ang dapat yata, magpasorry ka kay Ma'am Catherine. Dalhin mo kaya sa birthday, sa isang araw. Patulong ka kay Inang. Nasundan ang mga sunod-sunod na project in all friends. Kasi di ba parang dati, pag sinabi mong Batanggenyo, Leo Martinez yung naiisip agad-agad, di ba? Tapos nung pumasok ka ng PBB, ang Batanggenyo na accent talaga ulit, binuhay mo yung pagpapakilala sa mga taga Batangas, di ba? Next, tingnan natin, susunod. Wow. Alog-alog yan. Ito, pare ko, oh, kami magkasam. Tapos ang maganda rito, nung... Kasi nga noon dati, pag may mga event, natatakot ako, na-intimidate ako na mga social yung ano. Nasasakilala ko silang dalawa, kumbaga, naging kaibigan ko na. Na-relax. Tapos, pag may event, sasabi ko, pupunta rin ba kayo? Sabi nila, sige, pupunta rin ako. Doon sumasama naman ako. John Prats, kasi artista na siya. Ito si Sanjo, parehas lang kami kasi model-model siya. Yun. Kumbaga, nagkakaano kami. Katapos Batanggenyo pa siya, naging barkada ko rin talaga. Nagkasundo-sundo talaga kayo. Bago ka ba naging artista at pasukin ng industriya? Kasi sa comedy, parang doon nakitaan na apang komedyante si Jason, guys. Gusto talaga, hunks. Kaso lang, inan ako sa comedy. Ayaw nila. Pinilit mo yung self mo doon. Gusto ko mag-hunks ako, mag-ano. Anong kasi wala na nung Gardo Versos at saka Leandro Beldam. Sabi ko, pwede akong pumalit. Hawige. Ayaw na. Hindi pumayag. So nilagay ka sa comedy. Kilala ko sa inyo. Gusto kasi niya magpa-enroll sa karate school niyo. Ay, naku po. Paano yan eh? Wala na eh. Puno na kasi ng mga estudyante eh. Ay, naku, sayang. Babayad pa naman sana ako ng cash eh. Pero ano eh, napilayan pala kahapon yung ano. Pilay? Napilayan. Pilay mo? X-ray nga, kita talaga. Wala yung joint eh. Hindi mo napilayan eh. Napilayan eh. Wala, meron ba? Pilay! Pilayin natin! Doing teleserye, tapos sitcom, ganyan. Anong pinagkaiba sa teleserye at sa sitcom? Teleserye, kumbaga, medyo hindi ka pa makakagalaw ng pwedeng umadlib. Dito sa sitcom kasi,
Yung kumbaga malaya ka, hindi nga lang pwede bastos. Pwede kang umalip sa sitcom tapos pwede mong laro-laroin lang. Kaya mas komportable ako pag sitcom. Sa pamilya, sa barkada, ikaw ba talaga yung pinakalaging, alam mo yun, nagibigay ng kasiyahan sa inyo? Oo naman. Medyo ganun. Tapos, pag minsan may mga mali akong hirit, tapos tatawa na sila, tapos papaulit na papaulit. Yun lang, ganun lang. Nagiging mas nakakatawa kasi pag natural yun, no? Next! Parang dramahan to. Sana ito? Mutya to. Nako, o kaya Agua Bendita. Agua Bendita is the correct answer. Oh. Ayan. Siyempre, reaction mo every time na kada pagkatapos ng project, binibigyan ka ng another project ng ABS-CBN, ng mga teleseries, ganyan. Nagpapasalamat naman ako kasi nga, dati noon, dapat pala hindi ako nagpataas ng TF. Ngayon, hindi ako kinukuha. Dito medyo, hindi naman. Saktuhan pala. Oo. Tapos, ang maganda rito, pag dati noon, katatapos ko lang, meron na ulit ako ng Agua Bendita. Katapos ko ng teleserye sa Piling Mo, Agua Bendita naman. Dito na kasama ko naman dito si Andy Aigan man yan, kasama ko rito. Tapos, sila Mateo. Dito na ano rin ako kasi nga, pilar-pilapil, mga kasama ko. Na-intimidate din ako dyan. Sobrang kinakabahan. Tita Malu. Asawa ko pa si Tita Malu dyan. Yes. Every time na mag-teleserye ako, umaattend ako ng workshop para, siyempre, para prepare ka rin naman sa mga kapwa mo artista. Moonbeam, saan ho kayo pupunta? Eh di saan pa? Eh di mga isda. Moonbeam, huwag na ho kayong gumamit ng dinamita. Ay, bata, pinatira ka na sa bahay ko. Hindi para pakialaman mo ako, ha? Pero Moonbeam, baka mapahama kayo. Huwag mo nga akong pakialaman. Ha? Moonbeam! Moonbeam! Moonbeam, umuwi na po kayo! Moonbeam, uwi na tayo! Hoy! Ikaw doon yung umuwi! Fairness, kahit hanggang ngayon, tuloy ka pa rin nga sa pag-workshop. Kumbaga parang hindi nagsastop doon ang learnings, di ba? Ang pagkakaroon ng knowledge, matututo, ganyan. Ano sinasabi ng anak, ng asawa mo kapag napapanood ka nila on TV? Natatawa na, hindi ko nga alam. Nagdadrama nga ako, tumatawa pa rin sila. Kasi nga, minsan sila, nanonood sila. Ako naman, sa taas lang. Tapos, yun nga, nagko-comment yung asawa ko, yung arte mo, medyo anahin mo. Medyo lumalaki yung butas ang ilong mo. Pati ilong ko ba naman nakikita mo dun? Yun nga, kinokorek din nila. Sila yung nagkikritik sa ano. Sila ang pinakaunang kritik talaga ano, sa loob ng bahay. Yes. Next, tingnan natin. Susunod. Nathaniel. Di ba nga? Madalas, yung mga teleserye na kinabibilangan mo kay Jason, lagi kang napapalapit sa bata, ganyan. Dito sa Nathaniel, ano ang pinaka-memorable na experience mo naman? Nung palas taping na kami, kumbaga, yun yung farewell. Oo, yung farewell na ano. Nahirapan din kami sa scene kasi nga may duko, tapos may action din, tapos wala kaming tulog nun kasi nga for airing din yung ano. Tapos lahat ng emosyon namin, kumbaga lahat kami, ang bilis namin makaiyak agad kasi nga, kumbaga, oo, babay na rin kami sa ano. Kasi halos isang taon din namin ginawa yung ano yung Nathaniel. Bakit sa palagay mo laging may mga bata yung teleserye na kinabibilangan? Mahilig kasi ako sa bata. Kasi may mga anak din ako. Yun yung siguro ano, kasi tatay role yung figure yung inaano sa akin. Mas makikita ka agad yung chemistry ng ama at saka na. Tapos ano, bago naman mag-taping, talagang kinakausap ko yung bata, kasama ko sa dressing room. Tapos para walang wall, para makita talaga na, pamangkin ko, kaya anak ko, parang gano'n. So Dimas, hindi po kayo makatulog? Bungay. Ano po ba iniisip niyo? Eh ano pa? Paano yung maman? Pera na naman po ang nasa isip nyo. Ito naman bata to. Makapagsalita ka naman dyan, parang mukha akong pera. Eh, bakit po ba gustong gusto niya ng pera? Sino ba ngayon ng pera? Ako po. Eh, kasi nga bata ka pa, kaya ayaw mo ng pera. Pero pag tumanda ka na, maiintindihan mo kapag wala kang pera, walang kwenta yung buhay mo. Hindi po totoo yun. In fairness, no, mula PBB 2005, tapos sunod-sunod na mga teleserye, na nung una, parang hindi ka naman ready, hindi ka handa dun sa papasukin mong trabaho. Pero anong masasabi mo na nakapagpa-stay sa'yo na tuloy-tuloy ang dayang project na ginagawa na? Kasi yung mga project na binibigay sa akin, challenging talaga. Kumbaga sabi ko, parang nung nagugustuhan ko rin ba? Nagugustuhan ko rin umarte. Yun, nagiging challenge sa akin. Tapos sabi ko nga, hindi ko napakita na pang-comedy lang ako. Gusto ko rin naman, mas maging serious actor din. Para, yun,
Para may iba rin naman akong ginagawa. Tsaka nagustuhan ko yung craft ng pag-arte rin. Totoo, kumaga minahal na yung profession na ginagawa. Susunod! Tuloy! Hindi pwedeng mawala ang ating playtime. Tatawagin natin itong English Only Please. Ita-translate mo lamang, Jason, sa Ingles ang mga kasabihan na ibibigay ko sa'yo. Okay? Ito ang ating mga dapat i-translate sa English. Pusikat! Ah, wala pa ba? Wala pa. Oh, sorry. Wala pa. Oo. Englishin mo lang itong mga Tagalog words na ito. Simulan natin. Ito na ang ating playtime. Ang unang word na kailangan mong i-translate sa Ingles ay pag may tiyaga, may nilaga. Hirap naman yan. If you are industrious, you have soup. Wow. May nilaga, you have soup. Ano ba yung nilaga? May? Soup. May sabaw. Yes, totoo. Anong English may sabaw? Oh, tama. If you are industrious, you have a soup. Taray. Next. Kapag ang dagat ay tahimik, asahan mo at malalim. If the ocean is silent, beware because it's very deep. Fairness. Pwede. Pasok. Pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. The longest procession. It's end to baptism. Ano nang baptism doon? Ano ginagawa sa ano? Simbahan? Binyag. Oh, baptism. Okay. Kung pukulin ka ng bato, tinapay naman ang igante mo. If there's someone throw you a stone, then throw it with bread. Oh, taray. Oh, okay na ba ako sa bread? Baka may specific throw it with tasty. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Stone in the heaven. If you are correct, don't mention it. Ayun na yung aking pag tama. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. If you not decided to look upon your home, then home is far away. Nakos-nako, in fairness naman, magaling siya. Ang hindi magmahal sa sariling wika, higit pa sa mabahong isda. If you not love your language, then the language not love you anymore. Taray, pag-give ano lang yun. Oo, give and take yun. Kailangan mahalin mo ngayon. Totoo yan. If you not love your language, then... Hindi ka rin niya. Yeah, you smell like fish. Ang tagal ng fish. Parang inisip talaga, no? Fish sauce. Fish sauce. Patis. Huli man daw at magaling na ihahabol din. Alam mo minsan, magaganda yung tanong niya, pero yung pahirap pa sa English eh. Ulitin mo ulit. Huli man daw at magaling na ihahabol din. If you are in the end, but you're great, then can fall in a line. Oh, kabog. Naihabol din. Naihabol na, fall in. Yes, sumunod. Ay, pinakapila. Alam ka naman hindi ka pumila. Correct. Oh, pumila. Sumunod kang gano'n, diba? In fairness naman dyan. Aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. What are you doing to the grass if the horse is dead? In fairness. Last, ubos-ubos biyaya pagkatapos nakatunganga. One day millionaire, then... After this, you're dead. Ang hagar, palakpakan naman natin, in fairness. Kahit nga si Kuya Kim, hindi masasagot lahat yun. Maraming salamat, Kuya Jason. Invite natin lahat na manood ng Banana Sunday at ang iba nyo pang project kung saan ka pwedeng mapanood dito, Kuya Jay. Every Sunday po, Banana Sunday, tsaka po, Sunday po, sa bahay lang po ako. Tapos Monday, gym naman po ako. Sa gym lang. Taray! Mahal ko yun si Kuya Jason kasi syempre, isa yan sa mga artista na very welcoming talaga at hindi niya ipaparamdam sa'yo para ma, alam mo yun, ma-left out ka. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.